Ilang libong buhay ang namatay nung panahon ng taghapon, nung death march na tinatawag natin. Alam niyo po, yung death march natin, si General Douglas MacArthur. Sabi ni General Douglas MacArthur, dahil nang sakupin tayo ng hapon, isang linggo lang dapat tayo sasakupin ng bansang hapon. Dahil pupunta na sila sa Australia at pupunta pa sa Midway. Pero isipin niyo po, umabot po ng 4 na buwan. 4 na buwan nakikipaglaban ang mga Pilipino sa mga hapon. At sabi ni General Douglas MacArthur, sabi ng Amerikano, umalis ka na dyan sa Pilipinas sapagkat yan ay masasakop na ng hapon. Pero alam niyo ang sabi ni General Douglas MacArthur, hindi ba kalokohan na dapat dito ako mamatay sapagkat dito sa pakikipaglaban ng mga Pilipino, wala na akong nakitang kasing tapang at kasing husay ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Kung kaya, marapat lamang kung ako ang general na nagsabing pakikipaglaban, dapat dito rin ako mamatay. Ayan ang sabi ni General Douglas MacArthur. Kaya lang naobliga siya, pinilit siya ng armadong, ng Navy, kung kaya sinabi niyang I shall return. Yun ang dahilan, sapagkat hindi niya matanggap ang katotohanan na iniwanan niya ang mga sandalong Pilipino. Kung kaya nga nung magtatapos na ang gyera, sabi ng mga Amerikano, punta na tayo ng Japan, diretso na natin tirahin yan. Pero sabi ni General Douglas MacArthur, hindi pwedeng mangyari yan. Babalik ako sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang unang tindi ng laban nung digmaang, ikalawang digmaan ay nasa Pilipinas. Hindi ba ganan nag-uumapaw ang pagmamahal sa bayan nitong ating mga naunang leader at Pilipinas. Kaya lang, madaling ideklara ang kalayaan, ngunit kinakailangan pagdeklara ng kalayaan ay kasama ang commitment nito, kasama ang buong puso nito ng pakikipaglaban at pagmamahal sa bayan. Ang katipunan ay napakatatag, kaya lang naghiwalay din ang katipunan. Nagkaroon ng magdalo at magdiwang. Kung kaya humina ang katipunan ay dahil sa paghihiwalay ni General Aguinaldo at ni God Andres Bonifacio. Maniniwala rin ba kayo si God Andres Bonifacio ay pinatay din ng kapwa Pilipino doon sa Cavite? Maniniwala rin ba kayo ng pumatay kay General Luna ay kapwa Pilipino nang sabihin ni General Aguinaldo na makita sila doon sa Nueva Ecija, doon sa kumbento, hindi niya na naabutan ni General Luna, si General Aguinaldo, pero patalikod na binaral din ng kapwa Pilipino si General Luna. Si Gregorio del Pilar, Pilipino rin na nagsabi na sikretong daan doon sa Pasong Tiran kung kaya namatay si Gregorio del Pilar. Si General Aguinaldo ay nasa Kuta, doon sa Sierra Madre, pero ang mga baby scout ang nagsabi sa mga Amerikano, magpanggap kayo na hinuli namin kayo, pero pagdating doon, hulihin nyo si General Aguinaldo. Dalawang pagmamahal ang nandiyan. Pag nabawasan ang pagmamahal sa bayan at pumasok ang pagmamahal sa sarili, o bumigay ang pagmamahal sa bayan sapagkat merong ibang interes na nangunguna, ay tataog ang bayan. Hindi pwedeng magsabay, hindi pwedeng magkulang ang pagmamahal sa bayan sapagkat pag ito'y nagkulang, ay mawawalang saysay ang paglilingkuran sa bayan. Siguro ito po ang lesson kung bakit merong mga independence na yan.
Ito ay patotoo lamang na sinasabi nating mahal ang bayan. Pero gaano ito tatagal? Gaano ito haharap sa problema? Dapat buo ang loob, dapat buong pagkakaisa. Walang bayan na tumatag na hindi ganong kaalab, hindi ganong nag-uumapaw ang pagmamahal sa bayan. Itong mga naunang istorya, kahit buhay ay alay. Abay, napakahirap noon. Pero sa ating pong lahat, kung ang kalayaan na sinasabi natin ay kalayaan sa bayan, magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Maging bahagi sa atin ang istoryang itong napakaganda. Napakagandang ikwento, pero napakaganda rin aral na pumasok sa ating isipan na kinakailangan buo ang ating pagkakaisa at buo ang ating pagtutulungan para sa bayan Pilipinas. Magandang umaga po.